Okay, isang magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi ngayon po ay January 29, 2019, araw po ng Martes. Ako po si Shari Roman, and babati na po sa atin ang nag-iisang action man at hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Good afternoon, Idol. Direct mga OFW. Ayan. At mga netizen. Okay. Speaking of netizens, Idol, napansin lang namin doon sa kaso natin kahapon tungkol kay Mr. Nerfe Laping and Jucar Laping, ito yung mag-asawa na humingi ng tulong sa atin kahapon para sa child custody. Marami po tayong negative feedbacks and comments sa mga netizens, Idol. Do you have anything to say? Okay. Well, I'm very sorry kung marami po ang hindi nagustuhan sa akin naging desisyon. Kung magkaiba ho tayo ng pananaw. Pero ito lang ang masasabi ko. Nasa batas po kasi natin, ang lahat ng mga manggagawa, yan po ay maging kasambahay o boy, kailangan po tamang pasahod, tamang benepisyo. Sa kaso po nito mag-asawang si Nerfe at Jucar, itong si Jucar, wala siyang SSS, wala siyang PhilHealth, wala siyang Pag-ibig. Oo nga, libre po yung kanyang pagtira, libre po yung kanyang pagkain, tubig, kuryente, kasama ko yung kanyang misis. Pero yung misis niya po, tumutulong bilang kasambahay. Mm-hmm. Take note ha. Misis niya trabaho. Si Mr. Dalos ang trabaho, si Mr. ang sinisweldohan. Mm-hmm. Now, meron po tayo patakaran sa Dole na kapag ikaw po ay nagbigay ng accommodation sa iyong mga trabahador at ikiklaim mo yan para mabawasan yung pagpapasweldo mo at hindi ka nakailangan sumunod sa minimum wage law dahil nga po doon sa mga binibigay mong pre-accommodation, free food, so forth and so on, it has to be inspected by Dole. Yes. Doon pala may paglabag na agad yung mga amo. Now, dito po sa kaso ni Jucar at Laping, ni Jucar at Nerfe Laping, pareho sila mag-asawang trabaho. Ito nga ang sinasabi ko palagi. Hindi natin dapat pinagsasamantala ng ating mga workers. Especially kung ito po yung mga mahihirap na mahihirap talaga. Sa kaso po nila, kamag-anak po mismo, pagsasamantalahan ka. E kung sa akin po nangyari yun, ililibre ko na po eh. Yes. Sasabihin ko, sige, yung anak mo, ako na magbabayad sa ospital. Pakonsuelo lang bilang kamag-anak. Pero kung meron sanang PhilHealth at SSS itong si Jucar, hindi niya na kailangan ipaampun yung bata kasi sasagutin ng SSS at saka PhilHealth. So, in this case, okay, kamag-anak ka, bakit palit ulo? This is what we call literal, salitang kalye. Naging palit ulo eh. O sige, tutulungan kita, akong babae sa ospital, kasi wala kang pera, kulang yung sweldo mo, maliit lang, pero akin yung baby mo. Anong klaseng tulong yon? Kasi pag akong tumulong, ito yung pagkatao ko na. Kasi yung pagkatao ko, nagre-reflect po dito sa ginagawa ko. Pag ako po tumulong, tulong na walang kapalit. Yes. Kayo po, lahat ng netizen dyan, saksi kayo. Pag tumulong ako, walang kapalit. Marami ako natutulungan. Bumabalik dito, may mga dala kung ano-ano. Tinatabla ko po yan. Dahil gusto ko po, natulungan kayo, walang kapalit. Libre. So dito, sa kaso nila, Jucar at saka Nerfe, tinulungan sila ka ng amo. Sige, akong magbayad yan sa hospital mo. Pero akin, baby mo, no can do. I do what I preach, I walk the talk. Ako po, yung mga trabahador ko, kasambahay ko, kompleto benefits po yan. Mga kasambahay ko, binibigyan ko po ng vacation with pay. Pag umuwi po ng probinsya, plane ticket, meron pang kasamang pasalubong para sa mga kamag-anak. Kasi po, para sa akin naman, we have to share our blessings. Kasi yung kayamanan natin sa lupa, hindi natin madala sa langit.
yung limang sarisar, yung limang bakery nitong amo ni Jokar, si Warlito at saka Jocelyn Pique, lima kasi yung bakeries nila at dalawang sarisari store. Hindi mo po madadala yan sa hukay pag ikaw ay namatay. So why not share your blessings doon po sa inyong mga tauhan? Ganun lang po yun. Huwag natin ipagdamot yung ating mga kayamanan. We have to share that. Kailangan po, lalo pa kung kamag-anak natin, ipakita natin yung ating pagmamahal sa kanila. Now, one more time. Isa pang kamalian na ginawa nitong mga amo is yung birth certificate. Hindi na idinaan sa proseso. Agad-agad sila, pineki nila, makakasuhan pa sila dito. I'm sorry. Kasi kayo ho, mga netizen na pumapalag, na I know most of you are amo, I'm sorry, I have to do what I have to do. Lumabag ka sa batas regardless of who you are. Nobody's above the law. Nameke ka ng papeles, kapag nagpatigas ka, ikukorte natin to, makakasuhan kayong amo. Jocelyn at Warlito, Pipito, I'm sorry, kahit na magalit yung iba, na alam ko, tatayuan ko to. Hindi naman lahat ng araw, lahat ng tao, sasangayin sa atin. Ako po, I have to do what is right. Kung ano po yung nasa batas, gagawin ko. So, nameke kayo ng papeles, pineke nyo, na hindi kayo dumaan sa proseso, kakasuhan kayo. Maliban na lang pag sinabi nitong mag-asawa na wag. Pasensyahan tayo. Tapos palalabasin na sila pa ang naapi. Hindi po, ang naapi dito yung dalawang trabahador. Ano ho bang kayamanan ng dalawang trabahador, si Jokar at saka Laping, si Nerfy at saka Jokar Laping? Mga damit lang nila at cellphone. Yun lang po kayamanan nila. Kumpara din sa mga amo na may limang bakery at dalawang sari-sari store. Alright? So, doon sa mga pumapalag, I'm sorry kung magkaiba tayong pagkatao. Kayo po ay pro-amo, ako po ay pro-manggagawa. Pasensya na lang kung magkaiba po tayong karakter. Ako po ay tumutulong ng walang kapalit. Kayo gusto nyo pag tumulong may kapalit, then respetuhin ko yan. Kasi ganun yung sa amo, tumulong, pinakain, eh dapat may utang na loob ka. Yun po yung pagkatao nyo, yun po yung karakter nyo. I respect that. Kaso po, ang karakter ko, pagkatao ko, pag tumulong ako, walang kapalit. Buong puso ako tutulong. Okay? Okay. Idol, linawin ko lamang din po kasi maraming nagtatanong sa ating Facebook Live. Yung regarding po dun sa inere natin na si Mr. Charlie Lozada na may limang anak. Hindi po totoo na patay po si Mr. Charlie kasi kumakalat po sa social media ngayon na siya daw po ay binaril. So, hindi po totoo yun. Nakausap po ng aming reporter na si AJ Bulos, yung... Sino kasi nagpakalat? Eh, hindi namin po alam, sir. Ang nagpakalat niyan, siyempre, mga troll. Walang iba kundi kamag-anak nung babae o baka kasama pa dyan si Edwin. Yes. Okay? So, yan mahirap kasi kuminsan sa social media. Hindi natin alam kung sino yung mga tao na nandyan. Yes. Masyado diba? Malawak ang social media. Malawak. At hindi natin alam kung sino-sino nag-type. For all we know, isang tao lang yan at gumamit lang ng maraming account. Di ba? So, sige. Alright. Okay. Idol, sa ating sumbong ataksyon, nandito si Regil Duran, Ronald Arnejon, and Angelo Cabanag. Idol, hingi sila ng tulong tungkol sa mababang pasahod sa kanila ng kanilang amo at di rin binabayaran ng kanilang overtime. Wala rin silang day off at double pay and holiday, Idol. At galing pa ho kayo sa? Bacolod. Bacolod. Opo. All the way from Bacolod. Okay. Anong sinakyan niyo papunta dito? Barko po. Kailan mo kayo dumating? Kagabi po, mga alas 8. Saan mo kayo natulog? Diyan lang po sa ano? Sa may labas, sa may daan. Sa gilid ng daan po. Sa bangketa? Diyan lang po, sa gilid. Okay. Anong pangalan po ng inyong kumpanya? Spedix Printing Center. Okay, ano po yung reklamo niyo, sir? Mga sir? Ano po, mababa yung sahod namin tapos overtime po namin, 12 hours po yung trabaho namin. Okay, ito, chinek po namin. Ang minimum po dapat sa Negros ay 365 pesos 8 hours. Per day yan. Magkano pong
minimum mo, sir? Magkano ano po yung sweldo niyo po, sir? Ano po, sir? 5,300 po yung a month. 5,300 a month? Opo. Okay. Magkano po yung arawan? 176. 176? Point something. Oo, ganun. Ilang araw po sa isang linggo? 7 po. Ah, walang day walang off? Day off. Walang day off. Wala po kami day off. Oo. 176 pesos per day kumpara sa 365. Opo. Okay. Ito. Tingnan natin kung anong sasabihin ng mga netizen dito. May kapareho yes. To yung sa kahapon. Opo. Stay in kayo, tama? Opo. Libre kayo, bilib libre patulog? Opo. Kumusta ko yung inyong tulugan? Ano po, hindi po mabuti. Kasi ingest pag... nyo nga sa ano? Ingest nyo nga sa, ayan. Oh my God. Yan ang inyong pong tulugan. Opo, ganyan po. Okay. Yan. Ayan. Opo. Ang dumi naman. Parang city jail. Oh, parang ganyan na po. Walang, oh. Sa pin, walang unan, walang kumot. Wala po. Oh, parang city jail to ah. Sa BGMP. Maraming ang daga eh. Maraming daga. Opo, APS at saka daga. Oh, ang siyempre sasabihin ng amo, eh libre kasi. Oh. Accommodation niya, libre pagkain. Okay na may pagkain niyo? Okay man po. Ano yung mga kinakain niyo? Minsan po may karne din po. Kanin, karne, at saka manok. Okay naman okay, okay po, okay naman sa pagkain. Pero dun sa accommodation? Doon po. Hindi maganda? Hindi maganda po. Okay. 30 man pay? Binibigyan naman po. Pero kaso pag nag-absent kami, ano po? Kulang po, in-absentan po kami. Binabawas yung absent? Opo, hindi po kompleto. Anong kinalaman ng absent ninyo doon sa 30-man pay? Yung 30-man pay, buo po dapat binibigayan. Kung nag-absent kayo, doon po ibabawas siya sa sweldo. Ganun po yung patakaran. Ganyan po kasi. SSS PhilHealth pag-ibig, meron po? Ako po, wala. Yung ibang, meron? Opo, siya. At saka yung ibang kasamahan ko po doon, wala pa rin. Ah, okay. Si Mr. Eduardo Lim, Speedex Printing Center. Ah, wala ho kayong ano? Payslip? Wala po. Ito po. Ito po yung binigay niya sa amin. Mga payslip po namin. Yan lang po. Ito po. Payslip, printing press. Dapat makapag-print man lang ng payslip. Oo so, nga po. Anong, ito pa po. Mabuti pa nga yung listahan ng mga Bombay. Pag nagpa-utang, maganda-ganda pa. Kompleto. Ito, payslip. Po, buhay ka pa. Mr. Eduardo Lim, magandang hapon po, Sir Eduardo. Hello, yes. Sir, andito po yung mga empleyado nyo. Unahin ko na po muna yung mga good side ninyo. Ano po? Kayo na po ay nagbibigay ng accommodation? Libre tulog? Medyo, ano po lang kasi mundo konti para marinig ko. Ah, sige. Ano sa again, please? Kayo na po ay nagbibigay ng magandang, nagbibigay po ng accommodation sa inyong mga empleyado. Yun po yung plus side ninyo. Oo. Ngayon, on top of that, nagbibigay daw kayo ng libre pakain, karne at manok. Okay. Oo. Pero po yung accommodation, nakita po namin yung picture, ayan, parang city jail. Hindi naman. Actually, sabi ko sa inyo, long time ago, kasi ko, bakit binigay ko to sa inyo malinis na? Bakit hindi kayo naglinis? Kaya sir, kayo sir, hindi yan, sir. Hindi yan, sir. Hindi yan, sir. Ang gusto ko rin malaman, bakit po walang mga unan, walang mga sapin, walang mga kumot sila? Isa yan. Pangalawa, sir, patapos po ako, sir. And then pagkatapos, sir, kayo po ba ay nagpa-inspeksyon sa DOLE bago kayo nagbigay ng accommodation para hindi kayo makasunod sa minimum wage? In-inspeksyon ba kayo ng DOLE? Wala naman. Okay. Kasi, sir, nasa patakaran po sa batas natin kung kayo po ay hihingi ng exemption na para hindi kayo sumunod sa minimum wage dahil ang bibigay kayo ng pre-accommodation, dapat po pina-inspect yan sa DOLE. Alam niyan, sir. Tapos mayroon sabi na wala electric fan. Binigyan ko sila last time mga mga electric fan. Okay. Ang problema lang kasi sa tao, pag simple hindi sa kanila, hindi nila na parang hindi na take care ng husto. So simple, bahala na pag masira yan. Ayun naman ang simple. Sir, sir dapat sir, pina-inspect mo muna sa DOLE. Yun po yung patakaran. Patakaran is patakaran. Ina-inspect po ng DOLE ang accommodation. Now, sir, ang pinasasahod mo sa kanila is 176 pesos per day. E samantalang ang minimum po sa Negros ay 365. Kulang ho talaga, sir. Kaya po sila napunta rito.
doon pa sila nagpunta. Oo. ano ba talaga ako? Ito ganun pa? Oo, oh, di ba? Okay, so sir. Ganito na lang, sir. Ayusin mo na lang po ito, sir. Ipag-usapan niyo sa ano kay Edward. Okay naman lang siya. Actually, just last week lang, tinawag ko sila. Mayroon ba kami problema? Dapat magsalita. Wala naman nagsalita. Oo. Mayroon lang siya sinabi nga, pwede ba kami? Sige, pag-usapan natin yan. Doon ka dapat punta dyan. O kasi kunti ang trabaho ngayon, hindi naman tayo dapat mag-trabaho ng sige. Wala. Kung wala, simple, wala na. Sir, dapat po sumusunod tayo kung ano yung nakasaad sa ating batas. Nobody is above the law. Okay? Nakasaad po sa ating batas, dapat po bigyan sila ng minimum wage ng 365 pesos per day plus OT. In this case, sila po ay binibigyan ng way below minimum wage 176 per day, 7 days a week, 30 days in a month. At wala pong OT. Ilang oras sa isang linggo ang trabaho ninyo? Sa isang araw? 12 hours. 12 hours po sa 176. Walang O-time o walang OT. Okay? Sir, sabihin na natin, ibawas mo na lang po yung mga pagkain nila at tirahan, kayo po ay kapos pa rin dahil ang laki po ng diferensya. 176, 12 hours. Okay? So sir, para hindi na hulumaki, ito ho, makinig kayo yung problema. Mr. Cyril Tikau, Regional Director ng Dole Region 6. Magandang hapon po, Mr. Tikau, sir. Magandang hapon po, Mr. Told po. Tama ba sinabi ko, sir? Dapat bago silang magbigay ng free accommodation sa kanilang mga empleyado na makapag-exempt sila sa minimum wage law natin, kailan ma-inspeksyon nyo? Mag-conduct muna ng facility evaluation and then determine kung magkano ang ibawas sa tulog, pagkain ng mga tao. Yan ang ginagawa yan ng Regional Wage Board. Dapat kung may inspection coming from you and it has to be approved by DOLE. Tama, sir? Yes, sir. Tama. Ayun. So in this case, sir, wala silang ginawa inspection at may picture po kami magpapakita na hindi maganda ang kondisyon. Uh-huh. Parang kulungan sa city jail at way below ang minimum wage. Uh-huh. 176, 12 hours, 7 days a week, 30 days in a month. Uh-huh. Sobrang baba po yan, sir. Sir, okay. Babalikan, sasamahan po namin sila dyan sa inyo. Ipatatawag niyo po si Mr. Lim. Okay naman ito kausap. Ibigay na po yung mga back pay nila, sir. Pakitulungan natin. Sige, Mr. Rolpo. Gawin natin yan. Mr. Tikau, sobrang thank you, sir. Ha? Maraming salamat din sa pag-inform. Opo. Mr. Lim. Oo. Doon na lang po kayo mag-usap sa DOLE, sir. At tasamaan naman sila pabalik ng Bacolod at pakibigay na lang po yung mga back pay nila, sir. Hey, actually, kung ayaw na nila, so bayaran na lang namin sila. Lalo na mahina. Ngayon, I wonder what. Is bakit ba nag-ano sila dyan? Ang madali naman lang kausapin yan. O, di ba? Okay. Sir. Oo. Sir. Nasa inyo yun. Kung ayaw na nila at nasa kanila din yun, wala tayong magagawa. So, ibigay lang po ko ano yung mga back pay nila and then pwede nang tawagin natin quits. Di ba, sir? Oo, pwede naman yun kung ano ang gusto nila. Ako naman, kung wala akong tao, pwede naman ipaklose na lang yung negosyo. Lalo okay lang, na mahina ngayon. Sir, kung mahina po ang negosyo nyo, sir, pwede nyo pong gamitin yung tinatawag no work, no pay. Kaysa naman kayo po ay nanlalamang o hindi sumusunod sa patakan ng DOLE at nakakalamang kayo sa mga nanlalamang kayo ng inyong mga empleyado. So no work, no pay. Ibigay mo yung minimum. O kung mahina, okay, then... Actually, sandali lang, sir. Makinig ka muna, sir. Makinig ka muna, sir. Huwag mo muna papasukin yung mga empleyado mo. Kung halimbawa sa 30 days o 10 araw lang malakas, yung 20 days na hindi malakas, di huwag mo patrabuhin ng 20 days, 10 days lang, bayaran mo sila ng minimum pa rin. Kaysa naman, pilitin mo sila pagtrabahuin ng 30 days kahit na mahina, tapos bibigyan mo ng sobrang baba. Ganun na lang, babe. Mayroon na lang po tanong. What if, ano na lang, ganun na lang natin, parang stay out na lang sila. Ano ba pwede yung, at least mayroon lang kung gusto malaman. Okay, oh. Ano gusto mong malaman? Ano gusto nyo? Ikaw? Stay out daw? Hindi, ikaw ang gusto kong tanong. Ayoko na po. Ayaw mo na. Ako rin po, baka... Huwag yung masama lang kalagayang ito doon po eh. Ano po, sir?
ayoko na rin po. Baka pag nagtrabaho ako doon, baka pag-initan lang ako. Okay. Mukhang mabait naman to si Mr. Lim. So, ang gusto niya na siguro mangyari ay pag nabigay niya yung pera, quits na. Oh, Mr. Lim. Mm-mm. Pag nabigay na yung pera nila, quits na. Depende sa kanila. Actually, that's why sabi ko, bakit napunta? Pwede naman dito pag-usapan. Mr. Lim, di ba meron kayong print, di ba printing press po yung negosyo nyo, Mr. Lim? Ayaw nila, wala, hindi naman tayo makapili sa kanila. Mr. Lim, oo. Di ba printing press po yung inyo pong negosyo? Yes. Oh, bakit? Eh, hindi man lang kayo marunong mag-print ng, ito pakita, mag-print ng payslip. Ito po yung mga basura po yung payslip ninyo. Hindi kasi parang ano sila man, bilang sila eh. Sir, kailangan po, nasa batas naman ulit natin yan, lahat po ng mga manggagawa, kailangan po na maayos na payslip at doon po sa payslip na yan, nakadetalye ang kanilang sweldo, ilang araw silang pumasok, ilang oras, ano po yung kanilang benepisyo, ano po yung mga binabawas sa kanila, so forth and so on. Kaya nga po, dyan sa payslip, nagkakalaman, lamanan. In this case, wala po kayong payslip, basura po. Paano natin, paano malalaman ng mga empleyado yung kanilang totoong sinisweldo? Di ba, sir? Pati na yung mga SSS nila at saka PhilHealth, binayaran ko, wala na bawas. Eh, parang hindi ako nag-iisip kung mag-ganun. Kasi parang tao ko lang sila eh. O di ba, o hindi ako nag-iisip kung ano naman sa pagkain, sa tirahan. Ang gusto ko lang sana, pag-usapan namin, bakit mag-ganun nagpunta hanggang diyan? Sir, Sir, hindi po akong nag-udyok sa kanilang pumunta rito. Sila po ang kusang pumunta rito. Hindi okay. Ko po, sir, at doon sa mga nanonood, lahat na pupunta rito, sila po ang may gusto. Okay. So hindi ko po pwedeng sabihin sa kanila, Sir Edward, na huwag na kayo magsumbong dito, umuwi na lang kayo kay Mr. Lim, bumalik na kayo rito. Hindi po, sir, eh. Andito na sila, kailangan po tulungan ko sila. Okay, Mr. Lim, sir? Okay, Jose. Hindi problema. Dali mo lang yan. Gusto ko at ma-arrange lahat ha, para tapos. O, di ba? Sige po. Salamat po, Mr. Lim. Darating po kami dyan sa Dole at doon po magkakabayaran kayo ng mga empleyado ninyo. Okay, sir? Hello? Again, please. Hindi kita narinig ng ano. Para sir, pupunta po kami dyan. Doon po tayo sa Dole. Mag-usap-usap. At doon po, babayaran sila ng kanilang mga back pay, sir. Mr. Lim. Sige. Okay. Okay. Salamat po, Mr. Lim, ha? Yes, sir. Magandang hapon po, Mr. Lim. Okay na yan, sir. Okay, makukuha niyo po lahat ng sweldo niyo. Kaming bahala. Thank you po. Babalik tayo doon sa... Maraming salamat po, sir. Kayo, hoy, matutulog muna rito. Naawa naman ako. Experience natin. Experience. Mm-hmm. Nakatulog ka na ba sa hotel? Wala po. Wala pa? Oo, sir. Oh, nakatikim pa na aircon na? Siguro ngayon pa po. Ano? Siguro ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Okay, sige. Okay rin. Ayusin po namin yan. Salamat po sa inyong pagpunta. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Ganito po yung mga sumbong na natatanggap namin araw-araw, walang mintis. Dito po sa Wanti sa Radyo, pati sa Aksyon sa Tanghali. Na yung mga empleyado natin, mga manggagawa natin, palaging nilalamangan, palaging pinagsasamantalahan. Mm. Batas is batas. We have to follow the law. Kahit na yan ay masakit man sa ating damdamin at hindi tayo sang-ayon, pero that is the law. At ako po, dito sa Wanted sa Radyo, gagawin kong lahat na para maipatupad yung batas, alang-alang po sa proteksyon, kapakanan ng ating mga magagawang Pilipino. I don't care kung magalit po ang marami dahil sa aking pagtulong sa mga pobreng inaapi nating mga kababayan. I don't f***ing care. Magalit na kayo magalit, maninindigan po ako. Ako po ay pro-4. Ako po para sa mga naapi. Salamat po. Okay. Okay. At bago niyan. Oo nga, Idol, yung good night. Ito po, kailangan po natin sa isang araw ay 7 oras. Totoo yan. Siyensa po ito. 7 hours. O 8 hours, mas maganda pa. Kapag kulang po kayo sa tulog, madali po kayong kapitan ng sakit. Gising niyo po, matamlay, nahihilo kayo, irritable kayo, hindi kayo na-focus sa inyong trabaho, unproductive kayo, lampala-lampala-lampa kayo, diabetes, obesity,
Wag ako. Yan po isa sa mga sakit na dulot ng puyat palagi. Stroke. Yan po. Pag tumagal-tagal, babagsak pa yan sa depression. Yes. Alam mo yung sinasabi nila kumisa na masama ang gising ko. Bakit masama ang gising nyo? Kasi po hindi nyo nakuha yung tinatawag na REM o deep sleep. Yung pagising-gising kayo, pabangon-bangon, yun po. Siyempre, ang resulta niyan, kulang kayong pagtulog. Ito po ang sagot. Good night. Pag ininom nyo po ito, makatulog kayo na mahimbing. Pagtulog nyo, masigla, masaya at malakas. Ang good night po ay mabibili sa Lazada, Shopee. Yan ba, Shari? Shopee. Hindi po maging Shari. Shopee. Lazada, Shopee. Tingnan nyo po sa Facebook page, Instagram ng Seikatsu. S-E-I-K-A-T-S-U. Seikatsu Incorporated. At para sa iba pang katanungan, ito po, tawag yung 353-0388. 353-0388. 353-0390. Tara na po, matulog tayo na maayos. Kagabi, ang sarap ng tulog ko. Mahimbing na mahimbing. Dahil sa good night na. Napahilig pa nga ako. Dahil po sa good night. Pero bibihira ko to iniinom. Usually kapag ako ay napupuyat, pag meron kong ginagawa, so para mabilis agad tulog ko, inom agad nito. Or kung ako ay nadi-jet lag. Ikaw, bigyan na kita nito. Sige na nga. Ah, di ba, isa sa mga dahilan ng ano, obesity raw, eh, yan. Tapos Palo. Exercise. Okay. Sige. Okay. Nah, sabihin ka. Okay, tayo? Yes, make me na tayo, idol. Okay. Mga kapatid, sa mga nagtatanong pa rin po kung saan po kami mapupuntahan, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Bukas po kami mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 po ng hapon. And please, paalala lamang po, asahan niyo po yung mahabang pila dahil na rin po sa dagsan ng mga tao na pumupunta sa aming tanggapan. And please, manood lamang po kayo ng mga videos ni Idol Rafi sa Rafi Tulfo in Action. Meron po yung 3 million subscribers, kaya mag-subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa mga kaso ni Idol Rafi Tulfo dito po sa Wanted sa Radyo. Okay, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And stress ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. Bago ang lahat, hello sa aming hair and makeup stylist si Cesar Lino. And binabati ko rin si Chinky Reyes, ang dati naming intern dito. And ang kasama namin dito si Ate Loida Rivera. Happy, happy birthday, Ate Loida. And hello po kay Maria Teresa Hong Yap ng Oxford, California. And happy birthday din po sa aking uncle na si Uncle Matthew Von Trapp na nasa Chicago ngayon. And hello din po sa aking Tita Nancy Von Trapp. And Mr. Dean Docarion, ang poging asawa ni Miss Wella Carion. Hello, hello po. And nananawagan po ang Philippine Blood Center para sa mga blood donors. Kinakailangan po ang mga donasyong dugo para sa mga kapatid nating sugatan, na nasugatan po dyan po sa Hulo bombing at kasalukuyang ginagamot sa mga ospital sa Sulu at Zamboanga. Sa mga nais na mag-donate ng dugo, pumunta lamang po sa Philippine Blood Center sa Quezon Avenue. Sa harap po yan ng Philippine Children's Medical Center. Bukas po ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Okay, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Silymarine parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Liver Marine. Gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Okay, idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Reyna Lynn Reyes. Hingi siya ng tulong, hingi niya ng tulong pinansyal para sa radioactive therapy ng kanyang kapatid na may sakit. Po. Ma'am Reyna Lynn, magandang hapon. Okay, ano tong radioactive therapy? Bago to ah. Opo. Saan po ito? May cancer po kasi siya, stage 2. So, yung, di ba po na-opera na po kasi siya, sir? So, may natira ano daw po sa kanya? Goiter po. Ah, okay. Thyroid po. Thyroid. Okay. May picture atang dala? Yes po. Ayun, before and after, yan na siya ngayon? Yes, sir. Okay. Nasaan po siya ngayon? Nasa Pampanga po. Anong po trabaho niya dati? Sa Mercury po. Hmm. So, nag-radio active therapy? Yes po. Ah, kapatid po kayo? Apo, sister po ako. Ayun. Alright, so kailangan niya po magpapa-therapy? Yes po. Sige po, ano po may tutulong namin sa therapy? Magkano yung therapy? Ang kulang na lang po namin, sir, sa 75,000. 75,000? Apo, 22,324 na lang po, sir. 22,000 na lang, idol. 22 na lang. Yun na lang pong kailangan natin. Yes po. Sige. Para maibigay na natin agad-agad. Mm-hmm. Ngayon na. Ibigay natin. Thank you po. Maraming okay. Maraming salamat po, sir. Sige. Cancer yan eh. Yes.
sa gagawin natin pagtulong doon sa radioactive therapy, eh madudugtong natin yung buhay ng kapatid niya. Maraming maraming salamat po. Mukamahal naman ng kapatid mo. Opo. Humingi siya ng tulong, hindi para sa sarili, kundi para sa kapatid. Opo. Ilan ho kayo magkapatid? Apat po. Puro babae kayo? Tatlong babae po, bunso po lalaki. Ah, sige po. Ngayon po, bibigay po namin yung tulong para makapag-radioactive therapy. Ngayon ko lang narinig to. Usually yung therapy, may tawag doon. Ano ba yung... Chemo. Chemotherapy po. Paano ba itong radioactive therapy? Gamot lang daw po siya, tuto na. Parang susunugin daw po yung natirang active, ano po, bukol. Parang cancer. Pero ang kaigihan po nito, stage 2 pa lang. Opo. Kayang-kaya pa hong magamot ito. Ang mahirap kasi pag yung stage 4, medyo... Critical na yun, idol. Critical na yun. Mm-mm. Opo. Buti ito, maagapan to. So, yan daw po yung gamot, yung radioactive therapy. Yes po. Sige po, okay na po yan. Sige. Ayos na po, punta kayo doon kay Odette. Thank you so much po, idol. Maraming maraming salamat po. Sige ma'am, okay na po yan ma'am. Sige. Okay. Paalala lamang po, manonood lamang po kayo ng mga videos ni Idol Raffy sa Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Mm. Yes, meron po yung 3 million subscribers. Pag nakita niyo po yung verified check, dyan po kayo manonood. Hindi po sa ibang account. Tama. Okay. Masalamat po dun sa mga netizen. Kasi mga netizen, pag meron yung mga fake account, mm-hmm. sinasabi nila, fake to, fake to. Salamat po mga netizen. Sobrang thank you po talaga. Mm-hmm. Thank you. Okay. Idol, nandito naman ngayon si Jemmy Diones and Ruben Diones. Magtatay sila. Line 1 pala, Idol. Nasa linya. Nais silang ihingi ng tulong kay Idol na makasama ng kanyang tatay, ang kapatid nito na may karamdaman sa probinsya at wala na rin itong kasama sa bahay sa probinsya. Oh. Okay. Andito sa ating ngayon si Ma'am Jemmy. Yes po. Ma'am Jemmy at si Sir Ruben ay nasa telepono. Mm-hmm. Okay. Gusto niyo pong makasama ang inyo pong kapatid? Tsuhin ko po siya, kapatid po siya ng tatay ko. Nasaan po ngayon? Yung tsuhin ko po, may nag-post po kasi na... Ayan, eh yung tsuhin nyo. Opo. May concerned citizen po na taga Antique na nadaanan lang daw po siya dyan, sir. Okay. Naawa daw po siya, kaya pinost po niya sa Facebook. Tapos nung nakita namin, naririnig ko na po sa tatay ko na may kapatid pa daw po siyang ganyan, Untoy Rogelio Estocchio Jones. So sinabi ko po kagad sa tatay ko na, pa, may ano sa Facebook, tignan mo. Sabi niya, oo na kapatid ko yan. Sabi niya ganon. Sabi ko, ihingi po natin ng tulong to kay ano. Yun nga, nakakita namin sa ano, lapit daw kay Sir Raffy Tulfo. Eh, nung linggo lang po yun. Kahapon pumunta po kami dito, cut off na. So, sige. Saan po kayo yung tsuhin nyo? Anong pangalan ulit ng tsuhin nyo? Si... Rogelio Untoy Estocchio Jones. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rogelio. Ako po ito. Sir, okay. Kumakalat po sa Facebook yung inyo pong kaawa-awang kalagayan at kayo po'y meron taklay at may sugat sa paa. Opo. Saan po kayo ngayon nakatira, sir? Dito, Lindero. Lawaan ng Antique. Sa Antique. Sinong kasama nyo? Wala po. Mag-isa ka lang? Oo po. Okay. Gusto mo na itong si Rogelio, puntahan natin, kulin natin at dalhin dyan sa inyo. Opo. Saan ba kayo? Dito sa Manila? Opo, taga Plaidway po kami. Sir Rogelio, gusto mong sunduin ka namin dyan? Dalhin ka namin sa Manila? Opo. Okay sa'yo? Opo. Sige, sir. Bukas na bukas, sir. Darating kami dyan, susunduin ka namin. Opo. Ayun. Salamat po. Walang anuman. Anong nangyari po sa paan nyo, sir? Na ipit ng... Kuan, ng makina. Anong trabaho nyo dati, sir? Sa yung gilingan ng tubo. Ah, saan ho kayo kumukuha ng pang-araw-araw nyong pangangailangan, pagkain? Yung kapitbahay ko po, tinutulungan nila ako. So parang inaabot-abot lang silang tulong. Opo, doon na lang daw po umaasa sa pabigay-bigay na lang daw po ng mga kapitbahay na pagkain. Kaawa-awa nga yung kanyang kalagayan. At ang nag-post nito sa Facebook, usapin natin si Ma'am Jocelyn Similiano. Ma'am Jocelyn, magandang hapon.
Hello po, magandang hapon po, Idol Rocky. Ma'am, napakabuti niyo po, napakabait niyo. Salamat po dun sa pag-post ninyo, ma'am. At meron po tayong matutulungan ngayon na tao. Walang ano man po. Paano niyo po siya nakita, ma'am? Nung nakaraan po, may dumaan lang po sa wall ko na kapitbahay niya nag-post po na humihingi ng tulong na kahit welfare man lang daw po at kahit kunting tulong po na financial para may pagamot po yung paa niya. Tapos po, na ano po ako, naawa po ako nung gabi po yun, alas 6 po pumunta ako dito, may dala po akong bigas, saka sardina, saka ano po, yung ano ba yun, yung energy, saka biscuit po. Hindi ko po alam kung ano yung ano ko, yung sasabihin mo kay tatay, basta pagdating ko lang po, nag-bless po ako sa kanya. Tapos okay. Yan ako po, saan po yung bahay mo, tay? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ayan, tinuro niya po yung bahay niya, katabi niya lang pala, para matutumba na po. Matutumba na? Yes, sir. Opo. O wala ko siyang kasama? Wala po. Tapos wala ano po siyang asawa at pati anak. Butas-butas po yung bahay at bubong niya, saka dingding niya. Tapos sabi ko, bakit kailangan mo po yung wheelchair? Sabi ko sa kanya. Tapos sinuro niya lang po yung paa niya, tapos sinunan po ng anak ko ng picture kasi hindi ko pumatingnan kasi po nangangamoy po eh. Okay. Okay. Tapos sabi ko nung gabi, sabi ko, saan kaya ako pwede humingi ng tulong? Kasi sabi niya sa akin, naghahanap daw po siya ng lason, gusto na po daw niyang magpakamatay. Sabi ko, wag naman. Sabi ko, ganon. Sabi ko, wag gumawa ng masama kasi hingi tayo ng tulong, sabi ko sa kanya. Oh, sobrang depressed na siya siguro sa kanyang kaawa-awang sitwasyon. Sige, Ma'am Jocelyn, sobrang thank you. Naiyak po dito yung mga kamag-anak. Andito yung pamangkin niya, si Miss Jemmy. Naiyak po. Kami po ay labis-labis nagpapasalamat sa inyo. Isa po kayong bayani, Ma'am Jocelyn. Salamat po sa pag-post. Salamat din po sa inyo, Kuya Rapi. Kasi kanong gabi po, nag-send po ako sa inyo ng messenger po ninyo. Nag-reply po kaagad yung messenger niyo sa akin na magpapadala po ako ng representative. Kaya po, nung nag-contact yung pamilya niya sa akin na kamag-anak nila, sabi ko, ate, talaga po bang pamilya niyo si Tatay Rogelio? Kung totoong pamilya niyo po, decidido po ba kayong tutulong? Kasi pagdating kay Kuya Rapi, tol po, walang sinungaling po, sabi ko sa kanila. Opo. Kung gusto niyo po talagang tumulong, ito po yung address na pinadala sa akin sa messenger. Sabi ko, puntahan niyo po. Tapos sabi niya, talagang ngayon ba, ma'am? Opo, kahit saan di po puntahan niyo, please lang po. Sabi ko, ganun. Tapos sinunod din nila po, maraming salamat po, Kuya Rapi, at natugon niyo po yung pangangailangan ni Tatay Rogelio. Walang ano man po. So ma'am, pwede bang pakipasa ulit kay Tate Rogelio para pag-usapin ko sila ng kanyang kapatid na si Sir Ruben? Opo, opo. Sir Ruben? Sir Ruben? Sir, kausapin niyo na po yung kapatid niyo bago natin sila siyang sunduin. Sige, mag-usap kayo. Sir Ruben, Sir Rogelio, mag-usap na kayo. Hello. Hello. Hello, nung. Hindi ko naman alam na ganyan na nakalagayan, boy. Tagal natin na hindi nagkita. Ben. Kanong nakita ako sa Facebook na ganun nangyari sa'yo. Pinapunta ko yung anak ko, yung pamangkin mo, pinapunta ako kay Sir Rapi na humingi ng tulong para magkita tayo. Kailan po kayo huling nakita? Sir Ruben, kailan po kayo nakita ni Sir Rogelio? Matagal na, sir. Bata pa kami. Naghiwalay eh. Ilang taon na po yan? Mga 40 plus na, sir. Mga 45 years na raw po silang di nakakapagkita kasi 65 years old na raw po si Papa Untoy. Nasaan po yung mga pamilya? May pamilya ba itong si Tatay Rogelio? Di daw po siya nagkaasawa kaya wala rin pong anak. Okay. Sige po. Sandali po, Tatay Rogelio. Kausapin naman kayo ng pamangkin. Gusto mo kausapin uncle mo? Papasundo ka ni Sir Rapi dyan. Susunduin ka namin na. Sasama ka sa amin na. Maraming nag-aantay sa'yo. Opo. Ayun. Sunduin natin siya. Sige, Sir Ruben. Sige, last word. Kausapin niyo po si Tatay Rogelio, kapatid niyo, bago natin sila sunduin. Bukas po. Pupunta tayo doon. Sige, kausapin niyo po, Tay Ruben. Hello, Nong. Hello. Hello. Ruben. Oh, sige, susundin ka na namin diyan. Dito ka na sa bahay tumira para may mag-alaga sa iyo. Mga umang ka mo.
Hindi ah. Ano nga po rin gatong ninyo, pinabayaan niyo ko. Maliit pa naman ako noon eh, hindi ko pa naman alam eh. Ilang tayo. Kadyarin, mabalik sa lakan niyo. Okay. Susundin po natin sila. Bukas, lilipad doon tayo ng Antique. Maraming salamat, sir. Okay? Opo. Sige, gagawa tayo ng arrangement siguro. Vivian, may mga ambulansya naka-ready. Mag-hire tayo ng ambulansya from the airport dito. Dali mo natin sa paggamutan bago natin tuloy dalhin sa inyong bahay. Sige po. Maraming salamat, sir. Opo. Bukas na bukas po. Lilipad tayo ng Antique. Okay? Maraming salamat, sir. Tatay Rogelio! Tatay Rogelio! Good. Darating po kami dyan bukas, ha? Good. Igagawin po namin top priority po kayo. Kayo po mismo, kayo po ang unang-unang priority salamat namin tomorrow. Okay, sir? Salamat po. Okay. Sir, wag ko ngayon magsama ng loob sa kapatid ninyo kasi tama nga naman si Sir Ruben, maliliit pa kayo noon. Nung huli pala kayo magkita. Anyway, ito po, tutulong na siya sa inyo. Diyan kayo titira sa kanya. Okay? May pagkain ho kayo ngayon dyan, sir? Opo. Okay. Ma'am Jocelyn, si Emiliano? Hello po, sir. Ma'am, bukas darating kami dyan. For the meantime, baka pwedeng bigyan niyo muna ng makain. Opo, may binigay po ako sa kanya 3 gatang bigas po nung nakaraang araw. Ah, okay. Very good. Ma'am Jocelyn, sobrang bait mo talaga. Sobrang bilib ako sa inyo, Ma'am Jocelyn. Sana po dumami pa yung mga katulad nyo dyan sa Antique. Ano po? Maraming salamat din po. I love you. Mabuhay ho kami, Ma'am Jocelyn. Okay na. Vivian, top priority sila. Bukas lipad tayo ng Antique. Kuha mo ng plane ticket. First available flight tomorrow. Okay? Okay na po yan, ma'am. Sige po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Salamat po, sir Ruben, ha? Maraming salamat po, sir. Oh, sige po. Okay na yan. Tears of joy. Yan ang gusto namin. Sige. Wala naman po, sir Ruben. Bukas po, makikita nyo pong inyong kapatid. Ano pong reaksyon nyo? Ano pong gagawin nyo kapag nakita nyo pong kapatid nyo? Ano pong sabihin nyo sa kanya? Mahal na mahal ko po siya, sir. Yung sinabi niya po na pinabayaan mo raw siya, ano po isasagot mo sa kanya doon? Eh, maliit pa naman po kasi ako kami noon nagmaghiwalay, sir. Wala kaming nanay. Ah, wala na kayong nanay? Wala na po. Parehas patay na po, sir. Okay. Yung tatay niyo po, nung time na magkahiwalay kayo, so ibig sabihin orphan ho kayo na magkahiwalay kayo? Opo. Wala. Yung tatay namin, iniwanan po kami. Bakit po? Ano nangyari? Ba't kayo iniwan? Mag-asawa po uli eh. Oh, natiso kayong pabayaan. Oo. Kaya nagkalayo kami, sir. Hindi kami nagkita niyan. Magmula maliit. Nagkawatak-watak. Ito yung masakit, ano? Yes, pag I yung don't. Wala na yung tatay, tapos yung nanay, iniwan sila at nag-asawa ng iba. Inabandon na sila. Abandon ang tawag niyan eh. Sige po, Tay. Ruben, okay na po yan. At Tatay Rogelio at kay Jocelyn, bukas, andun na tayo. Okay? Sige. Okay, Idol Newsbreak muna tayo. Mga kapatid, ang bahagi pong ito ay hatid sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. And mga kapatid, kung kayo po ay nagbabalak na bumili ng peking cellphone o nakabili na ng peke, naku po, ito yung mga maaaring panganib na pwedeng mangyari. Pwedeng sumabog dahil mura ang mga materyales na ginamit ay substandard, hindi ito safe and durable kesa sa original. Maaaring hindi magtagal, pwedeng maapektuhan ang inyong kalusugan. Ang mga peking mobile phone accessories ay may mga materyales na maaaring mayroong chemicals na delikado sa inyong kalusugan and sa ating kalikasan. Sa mga nagbebenta dyan ng peke, itigil nyo na yan dahil pwede kayong hulihin ng otoridad. Tandaan na huwag bumili ng peke. This friendly reminder is brought to you by Cherry Mobile. And stress ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili po sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. Okay, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Dyan lamang po kayo. Dinatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero
dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay. Bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine, silimahan parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wantan sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Nais ko lamang pong sabihin, yung mga idol, marami na naman kasi nagko-comment ng numbers nila sa Facebook Live. And yung mga netizens din natin, sinasabihan na huwag kayong magpo-post po ng mga inyong cellphone numbers dyan. Kung meron po kayong mga sumbong o reklamo, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And kung kayo po ay nasa probinsya o kayo po ay isang OFW, pwede po kayong magpadala ng isang representative dito at isa-isa po namin i-interviewin yung mga inyong representative. Kasi po, marami mga nag-aantay lang dyan. Masasamang loob. Yes. Opportunista na para kayo po'y maperahan. Huwag ko kayo mag-iwan ng mga message dyan na humingi ng telephone number namin o gusto nyo tumulong sa taong nasa video na tinulungan namin. Huwag po. Dahil andyan na po yung mga kawatan. And ebidensya dyan, yung nagnanakaw sa ating libre video. Libre ang aming servisyo dito, mga kapatid. Libre po. Libre po. Libre. Yan nga po ang sinasabi ko palagi doon sa ating mga complainant. Libre po, hindi kami humingi ng kapalit. Yes. Kasi marami na po sa mga complainant na pagdating dito, pagkatapos matulungan, bumabalik dito, may dalang mga pagkain, yes, gulay, kung ano-ano pa. Sorry, tinatabla namin yan. Mm-hmm. And kung ayaw na talaga nilang uwi yung pagkain, pinamimigay po yan sa Action Center. Yes. Sabi namin, para hindi kayo mapahiya, hindi nyo na kailan pa ibalik yan kung saan,
ibigay nyo na lang doon sa mga tao sa Action Center. Mm-hmm. Libre po at wala akong kapalit ang aming mga ginagawa rito. Okay? Okay. Idol, sa ating subong at aksyon nandito si Paul Pareno. Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang naging karelasyon na mahilig daw sa seaman. Uy, seaman luloko. Sir, Paul, maganda hapon po. Magandang hapon po, Idol. Ito pong girlfriend nyo ay si Ma'am Maricel. Apo. Okay. Ayan na po, nasa linya telepono. Ma'am Maricel, magandang hapon. Miss Maricel? Madam? Ayan, hello, eh, maganda po naman pala yung girlfriend niya. Ma'am Maricel? Opo. Ma'am, andito po si Sir Paul. Gusto kayo makausap, Sir Paul. Ayan, Sir Paul. Ay, sige po. Iano ka lang kung sana kung pwedeng ano, balik mo yung mga pera na napadala ko sa'yo. Tsaka yung cellphone. Kasi ang dami kong nalaman simula nung nakausap ko yung kinakasama mo ngayon na padating pa. Wala lang akong kinakasama ngayon. Padating pa nga lang siya pero kayo na ulit, di ba? Alam mo naman kung ano yung istorya natin. So don't make stories naman. Hindi ako nagagawa ng istorya kaya nga nandito ako kay Serapi para matulungan ako. Ilang at yun, saka yung sinasabi mo, sa kanya, mo naman na padala sir, sa akin. Sa kanya po kasi po, 3 years po kaming three years na po kaming mag-live-in partner po. Okay. So sumasam may po. Anak po kayo? Wala po kang anak. Siya po may anak po, tsaka may anak po ako sa una kong asawa. Okay. So 3 years na kayo magkasama? 3 years na po kami magkasama. Ano? Pero seaman po ako, so every 2 to 3 months lang po ako umuwi. Okay. Ito pong last time na po na ngayon ko po lang nalaman kasi tiwala po ako sa kanya. Sa kanya ko po pinapadala lahat ng pera. Lahat ng pera? Opo. Pag sinabi mo lahat ng pera, magkano po yun? Eh, malaki po yun. Tulad po ng mga tulad nga lang po ng mga remittance nga lang po ngayon, umaabot po siguro mga $12,000, $15,000 yung ngayong kontrata. $12,000? Opo. Sorry ha. Kasi sa kanya po dumadaan yung... That's half a million? Opo, sa kanya po kasi dumadaan yung pera ko, tapos may access po siya sa account ko, yung credit, yung debit card, pwede pa rin po siya mag-withdraw doon. Parang sumakit dibdib ko doon ha. Magkano? Binibigyan mo lahat yun. Opo, pinapadala ko po kasi po nagnenegosyo po. Tapos siya rin po nagpapadala dun sa asawa ko dati. Okay. Buwan-buwan yan, $12,000? Hindi po buwan-buwan. Bali total na po yun. Siguro minsan po, $1,500, $2,000, ganun po. May ano po ako, may resibo po ako. Tsaka nandun po. Pero thousand-thousand every opo, month? Opo, thousand-thousand po. Eh, 50 times 52. Okay, ang laki nga. Ngayon gusto mo lang bawain kasi... Sa tingin mo niloko ka. Ang masakit pong ginawa niyo po sa akin, nalaman ko na po na sila, Serapi. Seaman din ba yon? Seaman din po. Ang ginawa po niya, habang nasa barko po ako, ginawa niya po, yung sa bahay na sinabi niyang sa kanya, yung pala, hindi pala sa kanya, binabayaran niya, pinalabas niya na may bahay siya, tsaka may kondo para lalong mahulog yung loob ko sa kanya. Pinalabas niya na ganun. So ako naman po, pinuno ko ng gamit yung bahay. Siyempre, pagdating ko, lahat. TV, lahat, rep, aircon, ganun. Uy. Tapos, eto na, nung nalaman ko na, nung pag-uwi ko nung November, tapos mga November 30 po, nalaman ko na. Kasi yung Facebook ko, pati Facebook account ko po, siya po yung may hawak. Hindi ko po ginagalaw eh. Lahat na pinawak mo, pera lahat, mo, pati pera Facebook po, lahat account mo. Email ko po lahat, may access po siya. Yung Facebook account, pagtingin kong ganun, emiyaad ako. Sabi niya, baka tingnan mo yung mga naka-block. Pagtingin ko ng block, meron nakalagay doon yung Enrico Nodalo, yung Enrico. Boyfriend niya. Pagka search ko ng Enrico Nodalo, yun, nakita ko na yung picture nilang dalawa. Ma'am Maricel, ano pong reaction niyo doon? Yes po. Ganito po yan. Kawawa naman pa itong si sir. Ay, hindi naman po totoo yun, sir. Kasi hindi rin naman po ako nang hingi sa kanya ng kahit na 5 po. Alam niyo po yan na meron po akong trabaho na dapat pupuntahan. Kaya lang siya yung nagsabi na kung magkano yung sahod na ibibigay sa iyo doon, so tutumbasan ko, which is hindi na din naman po nangyari na tinumbasan niya po. Opo, okay nga po, madam. Okay nga po yon na siya po yung kusa nagbibigay sa iyo. Okay, hindi niyo po hinihingi. Sabihin na po natin, ganun po yung totoo. Pero ma'am, sana kung meron kayong karelasyon na iba, huwag niyo na po tinatanggap yung perang galing sa kanya. Kasi masakit nga naman po, insult at sampal sa kanya yon. Lalo pat kapareho niyang seaman din. Ang ano po yun, yung pinapadala po niya yung last na po na to, kasi may negosyo na po ako, pinapadala ko lang po yun sa mga anak niya po. Hindi po totoo yun.
Hindi po ako nagsisinungaling po. Alam niya po 'yan kasi nitong mga huling ano sir, na po nito po ang na kontrata niya po, nag-ano na po siya ng pera, po, hindi na po siya masyadong malalaki po magbigay, which is yung binibigay. Ma'am, malalaki po siya magbigay. Oh, ito, 1,600, 1,010, 1,400, 1,600. Wow. Okay, pinakamababa rito, $700. $610. Ma'am, malaki ito. Meron po siyang sined na hindi po yan yung pinakamababa po, which is yung pinakamababa po is nasa 200 po, tapos 400 or 500 po. 204? Hindi naman po kalaki na, yung... Nagalitan ka niyan, 204, that is 10,000 pesos. Walang kapawis-pawis, 10,000 pesos. Walang kaabog-abog, nilalang mo yung $200. Sandali lang po mama, Miss Cynthia Nodalo, kapatid ng bagong BF ni Ma'am Maricel. Miss Cynthia, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. So yung kapatid niyo po ngayon ang bagong karelasyon ni Ma'am Maricel. Tama po. Okay, andito po kasi yung si Sir Paul, kilala niyo po siya, pare, no? Opo, kilala ko po si Paul. Ano po ang reaksyon ninyo na kaliwa, doble po ang hatak niya? Meron siyang... Inuututan niya rin po yung sima na yon. Yung kapatid niya, gusto niya lang pong maghiwalay na rin po sila ni Maricel. Ano pong reaksyon niyo, Ma'am Cynthia? Sir, ano po eh, galit po kami talaga dyan sa Maricel na yan dahil matagal po na po yung puro kasinungalingan po yung mga sinasabi sa amin mula pa no po nung una. Ngayon namin po nalaman lang nung mga... Pakilala po, pinsan na po. Pinsan, tapos siya din po, pakilala sa kanya, pinsan ko, din po. Dahil pilit mong kinukumbinsi pa ng Maricel na yan, puro pa kasi nungalingan yung mga sinasabi sa kapatid namin. Hanggang ngayon, yung kapatid namin, paniwalang-paniwala pa rin sa babaeng yan. Nako, Miss Maricel, galit sa iyo pala maging yung kapatid ng bago mong kinakasama. Ma'am Maricel? Miss Maricel? Opo. Anong reaction mo? Si Cynthia, kilala niyo po yan? Nanggagalaiti po sa inyo, manluloko na po kayo, ma'am. Hindi ko sinisiraan ang pamilya ni Enrico po. Alam po yan ni Enrico. Wala akong sinisiraan. Ma'am, Maricel, hindi po nila sinasabi na ikaw po ay naninira. Ang sinasabi po nila, ikaw po ay manluloko dahil pinipirahan mo po yung iyong dating kinakasama at yung bago mong kinakasama, pareho silang niloko mo. Kaliwat kanan po ang kabig mo. Tatlo po kami, sir. Meron tatlo pa? Meron pa po. Nung, di ba, 3 years na po kami, nung March 17 po, na neto ko lang po nalaman nung nagpunta ako sa bahay nila, nalaman ko meron po siyang tatlong passport. Ayan. Lumipad po siya ng Romania. Ayan si Ma'am, maganda naman talaga. Ayan po, yung nagpakasal po sila nung March 17, 2017 po. Nagpakasal po siya sa Romania, meron pong tatak yung passport niya. Ngayon ko lang po nalaman na matagal na pala ako niloloko. Nako. Dati niyo po yung boyfriend bago ako, tapos naghiwalay po, naging kami, tapos binalikan niya po, nagpakasal. Ayan po yung si Enrico. Makamandag nga yung beauty ni ma'am. Yan sinasabi nila, makamandag na beauty. Black, magaling ma'am. Po kasing magsinungaling, magaling po sa ano. Ma'am, I don't know you, I don't have anything against you. Ako po yung nagsasalita lang ang base po dito sa mga narinig ko. Ma'am Maricel, ano pong reaksyon niyo sa sinabi po ni Sir Paul? Madam Maricel? Lalo kasi pa po yung sinabi ni Cynthia. Yun. Yung sa side ko din naman po, kasi yung si Paul po, matagal ko na rin po siyang inaano dun sa mga ginagawa niya rin po sa akin. Kaya lang hindi po siya nakikinig sa akin. Every time natatawag po yan sa akin, gusto po niya ng sex video, which is lagi ko naman sinasabi, parang tinanggalan mo na ako ng respeto sa sarili ko. Tapos yung pagka-uwi po siya, yung pagkagagamitin niya ako, ganun-ganun na lang. Tapos after na, parang tatalikuran sa kanya, ano yun ako, para usan. Kasi hindi po siya nakikinig, laging ganun ng ganun po. Tapos lagi rin po kami, meron din po kasi nag-ano po ako dito, nag-canteen po, tapos yung kinikita po lahat po ng kinikita sa pamilya lang po niya napupunta. Tapos lagi po niya akong minumura, which is to the point na sinabi ko na rin po sa kanya na ayaw ko na, tapos hindi, wala po lang po siyang pinapakinggan. Tapos mahilig din po siya na mag-casino po. Nung nakaraan po, nito lang na uwi niya. Hindi ko rin naman po alam na ganun po. Tapos ma'am, huwag niyo po siyang baliktarin sa kanya pong pagkakasino at kung ano pa man. Ang issue po dito, pinipirahan niyo po siya at pinipirahan niyo rin po ito pong bago niyong boyfriend. Kaya nga po yung kapatid ng bago niyong boyfriend, si Ma'am Cynthia Nodalo, nanggagalaiti po ng galit sa inyo dahil kayo po ay manluloko, mandarambong.
Kung ano po yung ginagawa niya sa akin ngayon nung una, ganun din po yung ginagawa niya sa Siman. Miss Cynthia? Babangyan. Miss Cynthia? Apo. Gusto mo kausapin si Miss Maricel para maniwala kasi baka ay maniwala. Miss Maricel, kausapin kayo ni Ma'am Cynthia. Go ahead. Itong babaeng ito, sir, ang sinabi pa nito kay Paul na yung kapatid ko daw, nung tumira daw yan dyan sa bahay niya, eh wala daw kapera-pera at sa paraong gumagastos. Wala daw kapera-pera yung kapatid ko. Napakawalang hiya mo, Maricel. Ano? Ha, sa huling 5 na ng huling piso ng kapatid ko, ha? Pinakahuling pera. Ikaw wala na lang. Kapal na mukha mo. Ha? Para lang magpalakot yung kapatid kay Paul? Para patawarin ka sa mga sa kababuyan mo? Napaka ano mo, ha? Napakawalang hiya mo mga umilse. Yan, ganyan ho kakapal ang pagmukha ng babaeng yan. Ma'am Maricel, ano nangyari dun sa Romanian na inasawa, pinakasalan niyo po, Ma'am Maricel? Ay, matagal na po kaming wala, sir. Yan kasi ano, hindi naman po po pwede doon kasi hindi po ako mabigyan ng kahit na ano po. Tapos hindi naman po na-register po yung kasal po na yon. Ah, okay. So, ilan po yung boyfriend nyo ngayon, madam? Bukod po kay Paul, bukod po dito kay, anong pangalan po ng bago niyong boyfriend? Enrico po. Bukod po kay Enrico, sino po ang bago yung boyfriend niyo, Ma'am Maricel? Hindi naririnig po akong Agosto eh. Agosto pa? Meron pa po akong naririnig doon kay Eric, yung kaibigan niya. Oh, sino naman po si Agosto, Ma'am Maricel? Sino pong Agosto po? Yung ano sabi po nung kaibigan niya, pinagpatapat mo na ba yung kay, tungkol kay Agosto? Yung sa ano po. Si Agosto. Hindi ko na rin po kasi alam kasi... Siman din si Agosto. Baka, hindi ko po alam eh. Mahilig po sa Siman po kasi ito eh. Eh, yung Romania, Siman po. Siman po yun. Siman din yung... Opo, kasama ko po sa trabaho yun dati. Ah. So, Ma'am Maricel... Sinasabi mo? Anong gusto mangyari ngayon, sir? Sir, gusto ko po, tulad niyan po, yung mayroon po kaming, yung sa 3 years po, yung tumira po ako dun sa kanila, pinakilala po ako niyan sa mga nanay-tatay niya. Yung bawa, yung first contract po, nagbigay na po ako ng bigay ng pera diyan, tulad po ng pampano ng tindahan, nagbigay ako 200,000, 250,000. Yung pera po, mabawi yan, pero kung meron po yung mga naipundar, yung mga pera pinarapit. Ito po, Sir Rappi, ito po, pinakamaltinding ginawa sa akin yan. Nung December, di ba na, November, tapos December, nandun po yung mga magulang niya. So, nagkagulo na po kasi na-open ko yung messenger nilang dalawa. Kasi sabi niya sa akin, nangako siya na magkabalikan na kami, titigilin niya na si Enrico. Yung pala, nagtutuloy-tuloy pa rin yung communication nila. Uy. So, pumayag na nga akong niloloko ako eh. Tapos pagkatapos po nun, nagsinungaling pa rin siya. Nung nakita ko na continuous pa rin yung ano niya, tulad nung... Sabi niya sa akin, ikaw munang unang bumaba. Bababa ako ng kwarto, gagawin niya, magse-selfie siya. Tapos sasayin niya kay Enrico, hi, how are you? Nandito po yung mga conversation po lahat nila eh. Nakuha ko po lahat eh. Lahat po ng kasinungalingan. Eh, ano po mga ari-arian na punda nyo? Ay, yung napundar ko po, yung wala mga... Wala kang alam, Ate Cynthia, kayo mga TV, mga rep, yung mga aircon po. Binunuko po yung buong bahay eh. Oh, so gusto mo buhayin? Ito po, Serapi, ang masakit. Para mapabigsa, ano po mga gusto mo buhayin? Sir, nagkabawian na po kasi nung nasa Imus po kami, nagsasama, sabi niya sa akin, magbagong buhay na tayo. Sabi niya ganun, pumunta na tayo sa probinsya namin sa Quirino. Ang ginawa ko po, pumayag po ako. Kahit gal na galit na yung mga anak ko, sabi niya, wag ka nang bumalik dyan. So pumunta kayo ng Quirino? So pumunta, nauiwan po ako kasi may inaayos po ako dito sa Manila. So dinala po lahat lahat po ng gamit doon sa Quirino. Nagbayad po kami ng 18,000 sa truck, lahat po. Pagkadating po doon sa Quirino, nung sabi ko, nang nagawa na yung sasakyan, sabi ko, be, magbabagong buhay na tayo. Sinabi niya sa akin, sige, punta ka dito. Nung pumunta ako doon, ginawa niya, bumalik siya ng Manila, bumalik siya ng Imus, nilak niyo yung bahay, tapos sabi niya sa akin doon, nung nandun ako, nagulat yung tatay niya, sabi, ba't nga nandito, sabi sa akin ni Maricel, ayaw niya na, sabi niya sa akin, magbakabalikan kami. Pagkadating po doon sa Quirino, sabi niya, sa barangay na lang tayo mag-usap. At bakit na po siya bumalik? Para ilak po yung bahay, hindi na po ako makabalik doon sa Imus. So, inisahan ka niya? Inisahan po talaga ako. Sabi niya po, magbabagong buhay. Tinanggap ko na nga rin po kasi nga, bulag na bulag ako sa pagmamahal. Talagang, pagdating po doon sa sabi niya, sa barangay tayo mag-usap. So, yung mga gamit po, hinati-hati po namin. Ang binigay lang po sa akin, yung mga cabinet, yung mga so, mumuray ano po. Gusto mo makuha sa kanya? Yung mga yung mga rep. Yung okay. Mga so Miss Maricel, kunin niya po yung mga rep na yung cellphone ko po na bakit naman niya kukunin ako naman ho yung bumili doon. Ay ayun po yung pinakaunang pundar namin, nagbigay po ako ng 35,000 sa kamang po. Kasi ma'am, marami po siyang mga remittances dito
mga dokumento. Kahit may mga remittance siya, napupunta yun sa pamilya niya at hindi lahat ng mga nabili niya na nabili ko sa kanya naman po galing. May negosyo naman po ako na wala ka namang negosyo. Ngayon lang po siya kumita ng pera. Ano pa negosyo niyo po, Ma'am Maricel? Ma'am, hindi, para maging patas sa matay. Sir, submit lang po. Yung rason ko po doon sa sinabi niya. Ma'am, ano pong negosyo niyo po, Ma'am? Po? Ano pong negosyo niyo po, Miss Maricel? Sa gourmet po. Ano po? Sa mga gourmet po. Gourmet products. Okay. Miss Cynthia. Tapos, ito lang po yung Miss ano. Cynthia. Submit lang po, sir, yung sasabihin ko lang po, yung sinabi ko po sa kanya na ano, na magbabagong buhay, paano hindi ko po yung sasabihin sa kanya, which lagi niyang sinasabi sa akin na madali lang magpapatay, may baril siya, andun yung gulok, ganun-ganun po. Sino naman po yung hindi matatakot po sa kanya? Okay. Para kumalma lang po, andun na din po yung magulang ko noon, sinabi ko na rin po sa kanila na ayoko na talaga, pero siya to nagpupumilit lagi. Ako na itong nagmamakaawa sa kanya na palayain ako, ganito, ganyan, pero wala pa rin. Lagi pa rin niyang sinasabi sa akin na madali daw pong magpapatay. Alam niyo, Ma'am Maricel, ha, hindi sa kinakampihan ko siya dahil lalaki siya at lalaki din ako. Ma'am, ang nangyari kasi dito, pinaasa mo at pina-inlove mo itong mga kalalakihan dahil nagamit mo yung iyong makamandag na kagandahan. Ngayon, pagdating ng oras, nung na-inlove ka na at naperahan mo na sila, ikaw ay maghaharap na naman ng panibagong lalaki, mapipirahan. Sorry po, madam. I'm so sorry. Parang ganun pong lumilitaw na nangyari. Miss Cynthia? Miss Cynthia? Okay po. Ano pong sabi ng kapatid niyo tungkol dito? Eh, ang sabi po ng kapatid ko, eh, humingi sa kanya ng tawad itong Maricel na magbabago na daw siya. Pero po, sir, malaki po. Hanggang ngayon po, puro kasinungalingan pa. At alam ko po na talagang puro ano lang yan. Kasinungalingan lang yung paghingi niya ng kapatawaran. Dahil gawain niya po talaga to. Pero yung kapatid niyo po, anong reaksyon ng kapatid niyo nang malaman niya na meron palang Paul at saka Agosto at ngayon pinipirahan lang pala siya at si Paul? Ay, na-depress po masyado yung kapatid ko, sir. Hindi na po nakakatulog yan. Halos magkasakit na po yan. Nag-aalala po yung nanay ko, lahat kami magkakapatid. Eh kami po, wala na kaming tulog kasi mag-isa lang yan sa abroad eh. Na-depress na po yung kapatid niyo. Hindi na po yan nakakatulog, sir. Ooh. Eh yun po, kinumbinsin itong babaeng ito na... na patawarin siya sa mga kalokohang pinagagawa niya at magbabago na siya. Oh, aniwala po yata yung kapatid ko eh, pero hanggang ngayon po may mga nalalaman pa akong kasinungalingan nitong Maricel na to. Teka muna. Sir Paul, nagpa-psychiatrist ka na. Nagpa-psychiatrist. Kung di po ako nagpa-psychiatrist, baka kung... Nabuang ka, muntik ka na mabuang. Opo, muntik na po ako. Eh, siyempre, kayo po ba naman yung lokohin? Na-inlove ka kasi ng gusto sa kanya. Opo eh, nagbago na po ako. Wala na po akong babae. Talagang okay. Tapos ngayon, itong si yung bagong boyfriend na si Enrico eh nasa barko ngayon, nadidepress din po, ma'am? Opo. Yes po, nung nakaraan po sir, ganun ang ano niya. Ngayon po ang sabi ni Enrico nung huli naming makausap, eh okay na daw po dahil nag-usap na sila nitong Maricel. Nagkabalikan na daw po kasi sila. Magtitino na. Pero may mga nalaman pa po akong makasinungalingan ito eh. At tulad po na... Ba't yung kalukohan na napaka hindi ko maano? Masukat na kayang gawin itong babaeng ito. Tulad ng ano po, ma'am? Yung po mga pinagsasabihin, mga nalaman ko kay Paul na mga... Yung panluloko po na pagbaba niya, and eksakto naman ni SL, pagbaba ni Paul, eh eksakto-eksakto dalagang pag-akyat naman ng kapatid ko sa barko. Talagang ano po niya eh. Ang galing niya pong sa timing ng pag-ano, panluloko. Okay. Miss Maricel. Miss Maricel? Opo. Itigil niyo na po yan. Kasi bukod sa karma, baka dumating yung araw, magkakaroon ka ng katapat, iiyak ka ng dugo, at hindi na maagapan yung pong pagkakalugmok mo sa sobrang sama ng loob dahil nakakarma ka na. Ma'am, sir, itigil niyo na po yan, panluloko po. Sir, meron pa po siyang ano, mga panluloko na... yung hindi ko po alam kung totoo po 'yan. Ang dami ko pong ginastos sa kanya. Sabi niya po, meron daw po siyang sakit sa puso. Yung nagcha-chat kami ganyan, biglang maihimatay na ganoon. Syempre, mag-aalaala ka po. Tapos susunod po, mawawala na po ako ng 100,000. Sasabihin niya na lang daw pinagamot daw niya. Nag-uusap kami ganyan, tapos bigla siyang maihimatay na ganoon. Ikaw mag-aalaala. Ayun, ginagawa niya rin po kay Enrico ngayon. So, pag-himatay, bibigay ka ng pera. Oh, magbibigay po ako ng pera. Matindi po. Mga 100,000 po 'yun yung kasi mga pa-check pampagamot. Pampagamot po. Yun pa 'yun po, wala po ako nakita ni isang resibo. Hindi ko po alam kung saan po napunta. Eh di paano kung palagi siya naghihimatay, di 400,000. Ay, grabe po, sir. Hindi ko po alam kung totoo yung sakit niya sa puso kasi wala naman po ako nakikitang resibo na pinagpapa-check up niya. Ginagastos ko po 'yan sa ano na magpa-check up ka, wag kang magpapa-papa. Sir, bakit ka masyadong na-in love?
Sir, magaling po talaga magsalita, magaling sa negosyo, papakitaan ng mga kondo, ng lupa, tulad yan, mag-invest tayo dito sa lupa, pautang tayo ng ganito, lahat ng mga pinautang. Pero yung sabihin, sa kabila ng alam niyo na po na niloloko, bakit nagkaroon? Hindi ko po alam na niloloko. Ngayon ko lang po nalaman na niloloko ako. Nung pag-uwi ko po ng November, saka ko lang po nalaman. So gusto mo buhayin na mga furniture? Opo, opo. O Mama Rizel, para matapos na, para get the monkey out of your back, ika nga, this guy, pakibalik na lang po yung mga gamit. Gamit tsaka yung pera po, magkaroon po ng kasulatan kasi may mga sinanglapong mga area, yung mga lupa po. Pati yung mga lupa po, yung mga sinangla, pera ko po yung ginamit, nagpautang po siya ng pera, ganun. Magaling nga po eh, magaling magpaikot. Okay. Ito po yung mga pera at meron ka mga padala. Ito po yung pwede natin idaan sa korte. Nakausap na po namin si Atty. Paul Castillo. Opo. Kapag meron kang ebidensya na talagang nagpapadala ka ng pera at itong pera, intensyon nyo dapat para sa negosyo at hindi naman niya pala ginamit sa negosyo, pwede mo siya i-demanda. Marami pa po akong hindi lang po yan. Siguro okay, mga 2 million na po so, yan, sir. 2 million? Simula po nung, ano po yun, ngayon lang kontrata lang po yun. Yung mga inatake siya, mga magkano. Ayun na nga po, bigla pong, baka yun po yung mga pinagbabayad niya sa kondo niya, tsaka sa bahay niya, Rizel. Hindi pala po bayad. Ma'am, paano kung yung judge? Opo. Baka hindi siya idol na. Hindi, paano yung judge? Bumabor sa kanya dahil... So, napakagaling po kasi magsinungaling. Ma'am Marizel, tutulungan po namin to si Sir Paul. Mag-usap na lang po siguro kayo, ma'am, kaysa magdemandahan pa. Opo. O, sige, mag-usap na lang kayo. Sir, gusto mo pumunta ka rito, ma'am? Mag-usap na lang kayo? Nasa Karino po yan eh. Hindi, pumunta rito. Huwag ka naman mahimatay, ma'am. Ay, wala akong pambigay. Walang 100,000. Hindi, 100,000 pamigay ko sa mga pobre. Yes. Bahala siya mahimatay. Hindi, madam. Pwede ka pa pumunta rito, pag-usapin kayo para hindi na magdidemanda to si Sir Paul. Ma'am? Opo. Sige. Ma'am, intayin po namin kayo para pag-usapin namin kayo. Kung... Pero ano po, mga... Kailan po? Kasi nandito po ako sa Quirino po eh. Sige, kailan po kayo makapunta? Biyernes? Pwede po. Sige po. Kasi ma'am, kung walang reklamo, walang kaso, yan palagi ko sinasabi. Walang reklamo, walang kaso. So, malay nyo po ma'am, magkasundo kayo halfway. So, hindi na ako kailangan magdemandahan pa. Sige po, ma'am, madam, hintayin po namin kay Ma'am Maricel, ha? Maghanapon po. Saan po ba yung pwede sa TV5 po, dyan? Ma'am. Sa TV5 po. Sabihin nyo lang po sa lahat ng mga taga-Grab, TV5 sa Mandaluyong. Alam na po to, madam. Sige po. Sumakay ho ka ng Grab. Mga anong oras po? Pumunta ako dito mga 1 o'clock, madam. Sige po. Sige. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Ma'am Cynthia? Yes po, sir. Gusto niyo pong pumunta rin dito para makaharap itong si ma'am Maricel? Actually, gusto ko po talaga makaharap yan eh. Pero pag-usapan po na yung magkakapatid. Sige po. Maraming salamat po, ma'am Cynthia. Apo. Okay. So, Sir Paul, sa Friday, punta ka rito. Maraming salamat po. Subukan po namin kayo na magkaroon po ng amicable settlement kaysa sa magkortehan. Kasi pagkorte, maraming abala, madugo ho on both, opo, tsaka both sides. Palista rin po kasi ako. Mas maganda, sir. Opo. Maayos natin to tapos pag nakayusan sa barangay. Opo. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Ngayon po, matitigil na po yung kalokohan niya. Sige po, sir. Pag-usapin kayo. Magandang hapon po, sir. Maraming salamat po, sir. At ulitin ko ulit, doon po sa mga palaging puyat at kulang sa tulog, nako. Ayan. Ito po, good night. Iniinom ko po ito. I'll stand by this Prada. Subok ko na po ito. This is very effective. Kapag palagi po kayong puyat, madali hong kayo kapitan ng sakit. 7 hours ang minimum na tulog dapat ng isang tao. Ikaw, ilang oras tulog mo? Hindi ko alam, sir. Pero meron akong yung pampasleep din. Amin ko rin. Kailangan talaga 7 hours. Yes. Kasi pag less than 7 hours, di ba masarap yung kompleto ang tulog? Oo, maganda yung gising. Magaan sa pakiramdam. Magaan. Mm-mm. Masigla. Para masaya ka agad. Mm-mm. Masaya. Malakas. Mm-hmm. Pag hindi ka, pag puyat ka, irritable. Irritable at hindi ka mapakali. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Ito po, good night. Mabibili po ang good night sa Lazada at Shopee. Mura lang ito. Pero effective. ATC kasi ito eh, ATC. Ayan po, ATC. Mm-hmm. Hindi po ito mabibili sa butika. Mm-hmm. At ito po ay direct mo bibilihin.
Hindi yung meron pa mga third part, meron pa mga ibang dadaanan naman kung sino-sinong kamay, papatong-patungan hanggang sa abuti na 1,000. Pag ito po, mabibili nyo na po sa kung saan, 1,000 na po ito. Kasi ang dami dinadaan ng kamay. Effective ito yan. Po, diretso po agad kayo sa Lazada o sa Shopee. At didikya, tumawag kayo sa 3530388, 3530390, sa Ikatso Incorporated. Tingnan nyo po sa Facebook, saka sa Instagram. Okay. Okay. Idol, newsbreak muna tayo. Sige. And please, mananawagan lamang po ako ulit. Manood lamang po kayo ng mga videos ni Idol Rafi sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Meron po yung 3 million subscribers and meron po yung verified check sa gilid. Doon nyo po malalaman kapag legit po ang account ni Idol Rafi. And sa mga nais pa rin pong pumunta dito sa aming tanggapan, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Bukas po kami muna Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. And kung kayo po ay nasa malalayong lugar, pwede po kayong magpadala ng inyong representative dito po sa aming tanggapan. Trust ka ba uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B? At may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili po sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. And mga kapatid, kung kayo ay nagbabalak na bumili ng peking cellphone, nako, o kaya nakabili na ng peke, ito po yung mga maaaring panganib na pwedeng mangyari. Pwede po itong sumabog dahil mura. Ang mga materyales na ginamit ay substandard, hindi ito safe and durable kesa sa original. Maaaring hindi magtagal, pwedeng maapektuhan ang inyong kalusugan. Ang mga peking mobile phone accessories ay may mga materyales na maaaring mayroong chemicals na delikado sa inyong kalusugan and sa ating kalikasan. Sa mga nagbebenta dyan ng peke, itigil nyo na yan dahil pwede kayong hulihin ng otoridad. Tandaan na huwag bilhin ng peke. This friendly reminder is brought to you by Cherry Mobile. Okay, magbabalik po ang programang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine
kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, kakampi ng mga inaapiw. Ulitin ko po, happy birthday po sa aking uncle na si Uncle Matthew Von Trapp and sa aking tita Nancy Von Trapp na nasa Chicago ngayon. And hello po kaya sa aming dating intern na si Chinky Reyes. Bago ang lahat, nananawagan po ang Philippine Blood Center para sa mga blood donors. Kinakailangan po ang mga donasyong dugo para sa mga kapatid nating nasugatan sa hulo, bombing and kasalukuyang ginagamot sa mga ospital sa Sulu at Zamboanga. Sa mga nais po mag-donate ng dugo, pwede pong pumunta sa Philippine Blood Center sa Quezon Avenue sa harap po ng Philippine Children's Medical Center. Bukas po ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Papasukin na natin. Okay, si Mr. Edwin Reyes nais niyang makausap ang asawa at maliwanagan kung ano ang dahilan sa pag-ayaw nito sa kanya. Uy, masakit to. Mm-hmm. Kanina pa siya umiyak, niyap niya kanina pa doon. Sa likod. Eh, papunta ko na siya. Sir Edwin, kanina pa kayo iyak ng iyak. Ano ba nangyari? Ewan ko po, sir. Wala naman po akong kasalanan sa kanya. It sabi sa akin, tumawag nung last na year na kwan, na gusto niya sana maghiwalay kami na. Okay. OFW si ma'am, saan po siyang... sa Qatar po, sir. Miss Mildred Reyes. Ah, Mrs. Pareho kayong apelido, ano? So, kasal kayo. Opo, Mrs. sir. Mrs. Reyes, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Ma'am, kanina pa ito umiyak, itong si Mister. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Ay, nako po, sir. Bahala na po siya kung ano. Ano? Gusto niya po kasi akong pauwi eh. Ano pong gagawin ko dyan? Konti lang pong problema namin. Konti? O, konti lang. Eh, bakit? Easy lang po. Eh, bakit nga gano'n lang sinasabi mo sa akin? Na hiwalay mo na ako? Wala naman po akong ginawang masama sa iyo. Ma'am, bakit gusto mo makipaghiwalay sa kanya? Ano pong problema? Sinabi ni ma'am, easy. Wala po akong problema. Naasar lang po ako sa kanyang kakulitan. Oh, so, ma'am, dahil lang naasar ka sa kanya, ayaw mo na sa kanya at hiwalay ka na sa kanya. Hindi naman po sa ganun, sir. Oh, so, kumakulit siya, hindi po pwedeng dahilan yon na makikipaghiwalay ka na sa kanya. Ilan pang anak nyo? Apat po, sir. So, ilang taon yung mga bata? Yung kapangalay ko, 15, saka yung kalawa, 12, saka yung nga pangatlo, 6, saka 2 years old po, sir. Oh, ma'am, meron pong 2 years old. Pinakulit po ako talaga ng asawa ko. Ma'am, ano ba talaga ang tunay na problema? Meron ho bang third party? Wala po. Ha? Wala? Wala lang po tanungin nyo yung asawa ko. Wala ka bang boyfriend dyan? Wala naman po. Ha? Kinilig si ma'am. Anong sinabi ko boyfriend? Ano ba? Engineer? Ano? Sige ni ate. Ano pang engineer? Hindi nga po kami makalabas eh. Hindi ka makalabas. Edwin pa man din tong. Mandabalik ito sir. Si Edwin. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Engineer talaga. Ano kung hindi engineer? Anong ano niya, trabaho? Eh, wala naman po. Baka seaman. Nakatawa lang po ako. Ma'am, seaman ba? Mo? Seaman o engineer? Alin doon sa dalawa? Seaman tulog ko. Iyak tayo. Sorry, po. Tawa ka tayo. Hindi tawa. Nga ito po isang ako makalabas yeah. Dito. Wala po kaming day off. Wala pa pong ano, kung ano-ano. Eh di, ma'am, kung wala kang ginagawang masama dyan, at dahil lamang makulit lang itong si Sir Edwin, huwag niyo pong gawin dahilan nyo na para makipaghiwalay na sa kanya. Alang-alang po doon sa mga anak ninyo, Madam Mildred. Pwede ba? Opo, sir. Good. Walang problema po sa akin yun. So, hindi ka na makipaghiwalay sa kanya? Hindi na po alam sa isip ko. So, ma'am, hindi ka na makipaghiwalay sa kanya?
Naku po, hindi po. Hindi ka nakipaghiwalay, tama? Kinakatuwaan ko lang po siya. Ah, go. Para naman good time sa akin. Oh, sir, ginugood time ka lang daw. Hindi na siya magpaghiwalay. Ang gusto ko lang sana, sir, kung ganyan ang ginagawa sa akin, pauwi ko na lang siya. Sir, nagpapadala ba siya ng pera? Wala po, sir. Noong October lang, sir, wala na. Oh, ma'am, October, hindi ka lang pala nagpapadala ng pera, di umuwi ka na lang dito. Wala, hindi pala pinapakinabangan ng pamilya mo yung pinaghihirapan mo dyan. Ano po? Sabi niya. Kasi po, tinulungan ko po ang nanay ko. Ma'am. Kaya nagpadala po ako ng December. Ma'am, wala ang problema. Tulungan po natin yung mga kamag-anak natin. Ako po, tinutulungan ko rin nanay ko. Pero ma'am, unahin ko muna ang pamilya ko. Tapos ngayon, pag merong extra, tutulong po ako sa mga kamag-anak ko. Family first. Diba? Mga anak po muna. At kapag meron pong sobrang pera extra, then yan po, tulungan natin sa nanay natin, tatay, kapatid, kamag-anak, kung sino-sino pa, ma'am. Okay? Kasi po, sir, magpapauna po siya ng lupa. Hindi naman po basta-basta na pera. Kaya po nagbigay po ako ng 20,000. Kanino po? Sir, eh baka po masakit po ang loob ng asawa ko na binigyan ko ang nanay ko. Eh magkabaligtaran na kaya kami para ano, siya na pong pupunta dito at akong aalpa, ma'am, akong uuwi. Ma'am, walang masama magbigay ka sa nanay mo. Ako nagbibigay na ako sa nanay ko. Pero ma'am, bago ako magbigay sa nanay ko, kailangan ang family ko well provided for. Yung misis ko, yung mga anak ko, yung pangangailangan nila na ibibigay ko. At pagkatapos niyan, then pwede akong tumulong sa nanay ko. Pati mga kapatid ko sa Amerika, tinutulungan ko. Pero family ko muna. Di ba, ma'am? Opo, sir. Okay. So, magkabalikan na kayo. Sir, walang okay. Problema sa akin yun. Okay na, sir, ha? Panic. Walang problema. Pero, ma'am, magpadala ka ng pera this month. Ngayon, ano po, sir? Oh, siyempre. Opo, magpadala po ako pati po sa utang ko. Oh, magkano papadala mong pera kay sir? Sa asawa ko. Magkano? Kasi po siya. Magkano papadala mo, ma'am? Magkano? Pantina na maliit. Magkano nga papadala mo raw? Nag-deliver po siya. Magkano mo pinapadala dati? May pinamit po siya. May dati po si Rick, po siyang mais. Na ikinas 23. O, 23. Ano trabaho niyo, sir? Parmes 4 lang, sir. Okay. 23,000 dati padala niya? Opo. Every month? Ay, hindi po, sir. Nung, kwan, 14,000, saka 20. Dahil binayaran ko kasi yung, kwan, sir. Yung, sige. So, ma'am Mildred, magpadala kayo ng pera, okay? Tapos, opo, sir. No problem, sir. Ayun. Okay. So, ma'am, wala mo ng engineer dyan, ha? Engineer talaga. Eto po, kung gusto niyo pong kausapin yung mga kasama ko, ang dami namin dito. Oh, sige, kausapin natin. Sir. Oh, hello. Ito na po. Oh, sige, kausapin natin. Pwede po kayo magtanong. Hello po. Sino po sila? Hello. Ma'am? Hello. Ma'am, si Rafi Tulfo po ito. Sino po sila? Si Bino, si Muslim po siya ako. Matagal na ako dito sa amo namin. 12 years na po. Oh, wala bang boyfriend diyan si Mildred? Wala pa po. Wala pa. Nagpa-aral ng anak. Oo. Ah, okay. Sige. So ma'am, payag kayo na si Mildred saka Edwin magkakabalikan at hindi na iwan ni Mildred si Edwin, tama? Payag ka? Oo po, wala man kaming ginagawa kasi hindi kami nakalabas. Dito lang sa bahay kasi siya nag-alaga ng bata. Ayun. Hindi niya ito mag-iwan. Sige po. Ma'am, salamat ha. Oh. Salam alaikum, madam. Salamat ha. Alaikum salam. Tulungan niyo po yung kaibigan niyo. Okay. Sir, usap tayo sa kabilang booth. Wala tayong oras. Walang problema. Ayusin ko kayo, okay? Oh. Salamat po, Ma'am Mildred ha. Opo, sir. Magandang hapon po, madam. Madam, ingat kayo dyan palagi. God bless po. Thank you. Opo. Okay, up next na po, si Nani Christopher Min sa programang Christopher Minute. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Rafi, ito po. Mabuhay tayong mga Pilipino.